100 lang yung maintaining balance. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So it's been a while since I did my last talking video, and for today's video, I'll be sharing something with you. So if you are someone planning to open a savings account with low maintaining balance, then this video is definitely for you. So for as low as 100 pesos, you can open a savings account. So ayun. So ang isi-share ko sa inyo is yung BDO Network Bank. So ayan. Disclaimer lang, no, BDO Unibank is different from BDO Network Bank. Ang alam ko kasi sa BDO Unibank, ang regular savings account nila, yung maintaining balance is 2,000. Pero dito sa BDO Network Bank, ang maintaining balance ng savings account nila is 100 pesos. So ang i-share ko sa inyo is kung paano ba mag-open and ano ba yung mga requirements or procedure sa pag-open ng savings account sa BDO Network Bank. But before we start, if you haven't clicked the subscribe button, please consider yourself subscribing and also hit the notification bell button para updated kayo whenever I post a new video. So without further ado, let's get started. So ano-ano ba yung mga requirements and procedures sa pag-open ng savings account sa BDO Network Bank? So ang gagawin nyo lang is pupunta kayo sa BDO Network Bank, then paglapit nyo sa guard, syempre tatanungin kayo ng guard kung ano ba yung gagawin yung transaction doon sa bank. So, sabihin nyo lang sa guard mag-open kayo ng savings account, then meron siyang ibibigay sa inyo na parang brochure. Then, nakalagay doon kung ano ba yung mga requirements para sa pag-open ng savings account. So, yung mga requirements sa pag-open ng savings account is duly accomplished application form. So, ayan, yung una. Then, kailangan nyo ng dalawang valid IDs. Then, dalawang 1x1 picture. Then, 200 pesos para sa maintaining balance na 100 pesos. Then, 100 pesos para doon sa ATM card. So, ayun. Yung ginamit kong 2 valid IDs is, first is yung UMID ID ng SSS, and then yung TIN ID. So yun lang yung dalawa kong valid IDs na ginamit. Nakalimutan ko palang sabihin, so para pala malaman ninyo kung merong malapit na BDO Network Bank sa inyo, so punta kayo sa website ng BDO Network Bank. So search nyo lang sa Google yung website nila, and then meron silang branch locator. So from there, hanapin nyo yung region ninyo, then yung province ninyo, and then yung city ninyo. So dun malalaman nyo kung meron bang malapit na network bank sa inyo. So ayun, hindi ko lang sure kung pwede to sa mga estudyante, pero as long as siguro meron kang 2 valid IDs, pwede naman siguro. Or mas better siguro na magtanong muna tayo bago tayo mag open. So ayun, pwede namang magtanong. Then para sa procedure, so ayun nga, magpi-fill up ka lang ng application form. So kailangan napilapan mo talaga ng kumpleto yung application form, and then kukunin nila yung mga valid IDs mo. Kasi i-photocopy nila, and then i-attach nila doon sa application form mo. Together with the 2 1x1 picture. So lahat yun kukunin nila, kasi i-attach nila yun doon sa application form mo. Then once you're done with that, maghihintay ka lang. Siguro mga 10 minutes, depende sa dami ng tao. Then ipaprocess nila yung application mo. Then kapag na-process nila yung application form mo, okay naman yung application form mo, lalabas na agad yung account number mo. So meron ka na agad account number. Then after nga ma-process yung application mo, meron ka ng account number, ang gagawin mo naman is mag-fill up ka ng deposit slip. Ayan, para doon sa 100 pesos maintaining balance mo. So ayun, i-deposit mo yung 100 pesos para magkaroon siya ng laman. And then, yung 100 na yun, yun yung magiging maintaining balance mo. So, ayan. Then, kasabay nung 100 pesos na maintaining balance, babayaran mo na rin yung 100 pesos para naman doon sa ATM card. All in all, 200 yung babayaran mo. So, 100 para sa maintaining balance, then 100 pesos para naman doon sa ATM card. Then after nun, hihingin nila yung contact number mo, kasi itetext ka nila kapag pwede mo nang makuha yung card mo. So gano'n nga ba katagal makuha yung card? Sabi nila 2 to 3 weeks daw yung process nung paggawa ng card. Pero yung sa akin is 1 week lang. March ano yun eh, March 2 nag-apply ako sa kanila, then March 9 sabi nila pwede ko na daw kunin yung card ko. So eksaktong 1 week lang nagawa naman na yung ATM card ko. So siguro depende kung konti lang yung nag-apply or marami. Then nung nag-text sila sa akin, nagpunta ako doon sa branch kung saan ako nag-open, then pinikap ko na nga yung card. So ayan, ayan, ayan. So para maklaim mo siya, kailangan mo lang din magdala ng valid IDs for verification, and then ayun, makukuha mo na agad yung card mo. Then eto na yung card. Ayan, BDO Network Bank debit card siya. So, MasterCard siya. Ayan, MasterCard siya.
Then, BankNet din siya. So, pwede kang mag-withdraw sa any BankNet na ATM machines. ATM machine. Basta, ayun. Basta sa machine. Sa ATM machine. So, bakit ba ito yung pinili ko instead ng other bank? So, definitely, ang reason ko is kasi mababa nga lang yung maintaining balance niya. And then, ang main purpose lang naman kasi nitong savings account na ito is for savings. And wala naman ako ibang gagawing transaction kundi savings lang talaga. So, ayun. Again, yung mga requirements niya is fully accomplished application form, then 2 valid IDs, 2 pieces 1x1 picture, then 200 pesos para sa maintaining balance and then sa ATM card. So, ayun. So, that's it for today's video. I hope na nagustuhan po ninyo ito. Kung oo, please give this video a big thumbs up, share this with your friends, and don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell button para updated kayo whenever I post a new video. Again, thank you so much for watching and I'll see you on my next one. Bye-bye!